Good morning po mga kabackyard, mga kamarino. Muli po, ito si Kamarino Ray. So welcome back ulit sa ating channel. So today po, July 16. So as early as this, magkuka na po tayo. Magpre-prepare na po tayo ng mga hen natin na gagamitin natin sa early bird. So kung nasa likod nyo pa, makikita nyo pa, ito po sila. Ayan. Ito po, nakapag-select na po tayo ng mga hens. Yung iba po dito kasi 50-50 na. 50% sweater and 50% Gilmore. Then yung iba naman po dito, Kelso. Brown red, yan. So bali, magkoconcentrate po tayo sa Gilmore sweaters. And also may gold bullock din po, yan. So maraming tayong nakal. Ito yung natinira natin, gagamitin natin sa early bird natin. So saktong sakto po. So 6.5 months na po sila. Ayan. Saan iba? 6.5 months po. Yung iba naman dito 5 months. Ano ba yung bago yun? Ayan. Yung tinapon ko dun bago rin? Hindi. Okay. So yan. So kung makikita nyo po, ang pagpili po natin ng ating mga materials, lalo-lalo po yung hen, talagang importante po, hen po talaga yung maganda sa hen at sa kwan, sa materials natin. Kasi sila talaga yung mas magdadala ng linyada. Ito po sila. Ayan po, simula po nung sisiw siya, hindi yan nagkasakit. Never po yan ginamot. Kasi dapat po talaga maganda yung kanilang kwan. Talo yung baga nila. So never sila nagkasipon. So kompleto naman po sila ng vaccine. So yun po yung kagandahan kapag marami ka po na palabas. So diretso lang yung calling mo. Ito naman po, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po ito pure. May pure po dito yung Gilmore's lang. Pero ang iba po dito, 50-50 po ito process. So medyo malalakas yung resistensya nila. Nandun po sa kabila yung pure, yung puro namin, doon sa kabilang range. Papakita ko rin sa inyo mamaya. So ito po, ito yung mga gold bullock natin, mortal bullock, Gilmore sweater sa Kelso. So yun lang po, hindi po tayo mas maraming, dito lang tayo magpo-focus sa mga bloodline natin na to, 3-4 na bloodline. Ito po kayo, maganda kasi ang resulta eh. Yan. So kung mapapansin din po ninyo, yung iba po dito ay 6 months and a half. Yung iba naman po ay 5 months. 5 and a half months pala. Sorry. Yan. Kung mapapansin po nyo, pinapatuka po namin sa kanila yung parang regular feeds lang po, maintenance feeds. Pero, nag-umpisa ng mga itlog po dito yung iba. Mga ilan-ilan o may umiitlog na. So, ayan po. It's a good indication na healthy. Na healthy po yung mga kwa natin. Wala pa tayong binibigay dito ng mga supplements, pero nangingitlog na sila. So healthy sila, maganda yung reproductive system ng mga hen natin, mga pullets natin na gagamitin. Ayan o, nangingitlog sila. So wala pa tayong binibigay dyan ng mga ADE or any supplement. Even po yung kanilang kinakain na pellet, hindi po yung pang breeders pa. So regular pellet lang po yan. Basta importante po, lagi lang silang may tubig na maayos, yan po, with vitamins din, yung hindi siya nasisikata ng araw. Magaganda siya, healthy. Yan po ang susi talaga sa breeding natin para maging successful. Nagsisimula po yan sa kanilang health. Yan. Hindi po kami gagamit ng any materials, maging pullet man yan or broodstag or cock o broodcock na nagkasakit. Kasi mapapasa po nila yun eh. Genetics po yan, mapapasa po nila sa kanilang mga offspring o sa kanilang mga palabas. Ito. Siyempre po, mag-undergo pa rin tayo dito ng final kwan selection process. Ayan. Ito yung Gilmore's natin. Oh.
healthy sila. 45 degrees yung kanyang buntot. Ang ganda ng stasyon. Ayun o. Ha? Minix ko na yung maes. Inalo ko na dyan. Okay na yan. So kung babansin po niyo, maganda po yung range nila. Oh. Ayun, may mga itlog pa rin dito. Tuloy-tuloy lang yung itlog, yung pag-itlog nila. Although maliliit pa po yung itlog nila. So hindi pa rin naman po yung ano, kasi wala pa namang supplement na binibigay. Pero since pag nangingitlog na, good indication niya na healthy talaga sila. So tamang-tama yan sa ating early bird. Ayan. Ito po, sweater po yung isa. Ito naman Kelso. Yung Kelso din. Gilmore. Ayan. So yun lang po. Balik-balik lang po. Relatives. Yung Gilmore natin na hen, ilalagay natin sa ating 5K na sweater. Yung Kelso naman. Sa, pwede sa Gilmore. Ayan, Gilmore sweater, Kelso, bulik, paikot-ikot lang po sila. Makakakmal. Ayan. So, ang naselect po natin to, mga 18 piraso po ito. Ito po yung mga bago na mga pullets. Bukod pa po yung mga hens natin. Ayan. So, ngayon po, tamang-tama po ito sa early bird by October 2nd week. Dapat may hatch ka na nun eh. So ngayon ay July 16, July, August. So isang buwan kalahati pa po. 1.5 months pa na preparation. So tamang-tama po yan. Yung size na yan, maayos na maayos na. Oops, naglabasan. Pero dito, naging itlog na sila. Hindi muna natin sila ikukan. Kasi bata pa din naman sila eh. Hanggat maaari po, ubos na ubos nila yung damo. DM! DM!